Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Isus Nazareno na nabuhay muli. Nasa webis tayo ng ikalima na linggo ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Poong Isus Nazareno. At ngayon atin pong ginugunita si San Atanasio na tinatawag po minsan doktor ng pagkakatawang tao ng Panginoon, Doctor of Incarnation ng ating Poong Isus Nazareno. Dahil sa kanyang napakagaling na pagdipinsa sa ating Panginoong Isus noong Konsilyo ng Nicaea noong taon 325 na kung saan ang mga Ariano yun yung hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos, siya tao lang. Mayroon din mga reliyon kuminsan na ginagamit pa ang pangalan ni Kristo pero hindi naniniwala talaga ni Kristo dahil tao lang si ang ating Panginoong Isus. So ganun din ang mga Ariano. Pero ipinaglaban ni San Atanasio at kanya pong napahayag na ang ating Panginoong Isus Nazareno tunay na tao at tunay na Diyos. At ang lahat ng hindi mananalig at mananampalataya na si Jesucristo ay tunay na Diyos at tunay na tao, maparusahan na sa walang katapusan na parusa. Kaya yung mga hindi nanalig sa ating Panginoon na siya'y tunay na Diyos at o kaya hindi tunay na tao, Diyos lang, ay hindi nga magkaroon ng kaligtasan. Paano ba ang kaligtasan? Ang kaligtasan ay manatili sa Diyos. Ang pananatili ng ating Panginoong Isus sa Ama ay siyang nagbigay sa atin ng kagalakan. Kagalakan na hindi masabi na ordinaryo sapagkat ito ang kagalakan na lubos. Ang lubos na kagalakan ay ang pananatili sa pag-ibig. Kung atin pong tingnan dito sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 15, Verso 9 hanggang 11, sinasabi ng ating Panginoon, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig. Ang salita pong ginagamit dito sa Koinoko na Griego ay ang salitang agape. Sa Koinoko na Griego at sa moderno na Griego, mayroon pong limang salita tungkol sa pag-ibig. Mayroon ang una, philia, ordinaryo na pagmamahal. Ngalawa, eros. Ito yung pagmamahal na may paghangad sa laman. Pangatlo, sinya. Sinya yung magkaroon ng pag-unawaan, mutual understanding. Pangapat, storge. Storge, ito yung minamahal mo ang iyong kapwa dahil tinuturing mo siya na bahagi ng iyong pamilya. At panglima, at ito yung halaga. Panglima, agape. Ito yung tunay, dalisay, banal na pag-ibig. At ito yung ginagamit ngayon sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 15, Versikulo 9 at sumusunod, ang agape. Pero hindi lang na agape, manatili, minati, sabi pa. At ang pamanatili sa pag-ibig ay ibig sabihin na magkaroon ng malalim na ugnayan. At ang malalim na ugnayan ay una, ito yung pananampalataya at pananalig sa ating Panginoon. At ito yung makapagbigay sa atin ng kaligtasan ayon pa sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 3, Verso 16. Pangalawa, na atin pong pagkilala na hindi tayo ang nagpasya at pumili. Ang Poong Isus Nazareno ang siyang nagpasya at pumili sa atin. Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 15, Versikulo 10. Kaya, kanya pong binayaran. Hindi lang na basta't inibig tayo, binayaran niya upang maging lubos ang pag-ibig. Nag-alay siya ng kanyang sariling buhay para sa atin.
tama yung kanyang sinasabi sa Binghil ni San Juan, Kapitulo 15, Verso 13, na walang pinakadakila pa sa isang kaibigan na handang mamatay para sa kanyang pagkaibigan. At pang-apat, na ito yung pag-ibig na ipahayag sa kapwa. Kaya sinasabi niya sa lahat ng mga tagasunod niya, ito ang utos ko, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 15, Versikulo 12. At ito yung kautusan na kaiba sa tradisyon. Nagkaroon ngayon ng mahirap na pag-unawaan yung mga unang Kristiyano. Mayroong dalawang mahalaga na grupo. Grupo na tinatawag na Judeo-Kristiyano, mga Kristiyano na sumusunod sa tradisyon ng mga Hudyo, at ang Hilino-Kristiyano na ang mga bagong mga hintel na sila ay nagbabago at nagbalik loob, nagpabinyag at naging Kristiyano, at daladala nila ang kultura na tinatawag na Greek culture. Ang Greek culture tinatawag na Hilino o Hellenista. Kaya mayroong tinatawag na Judeo-Kristiyano at Hilino-Kristiyano. Dito sa ating unang pagbasa, sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 15, Verso 7 hanggang 21, pinag-usapan ni San Pedro ang pagbabago na hindi napahirapan pa sa lumang tradisyon. Ano pong lumang tradisyon? Ito yung tradisyon ni Moises na kung saan itinuturo sa Talmud. Ano po yung Talmud? Ang Talmud ay komentaryo sa tatlong mahalaga na kautusan. Ano yung tatlo na mahalaga na kautusan? Ito yung kautusan, una, na nasa Torah. Ang Torah ay tungkol sa tradisyon ng kautusan na tinuturo ni Moises. Pangalawa, ang tradisyon ng mga propita. Ito yung tinuturo ng mga propita na tinatawag na Nebi'im. At pangatlo, yung tungkol sa mga awit at karunungan na tinatawag na tradisyon ng Kitubim, na kung saan dahil sa Talmud na komentaryo lang, ipinapairal ng mga Judeo-Kristiyano na dapat ganito, ganyan ang sundin ng lahat ng mga nanalig kay Kristo. Ngayon, sa ating unang pagbasa, hindi na pahirapan pa. At bakit hindi pahirapan? Ang pinaka-pautusan ay ang batas at utos ng pag-ibig. Na dahil sa pag-ibig, na higit pa sa lahat ng mga tradisyon at kautusan, ito ay magbibigay pa ng tunay na direksyon kung paano makipag-ugnayan sa ating Panginoong Hesus. Kaya, dahil dito, ang Panginoon ay, ayon pa sa ating Salmo 95, na ang Panginoon ay siya yung maghari. Ang paghahari ng Panginoon ay hindi po paghahari na magkaroon ng kapangyarihan. Ang kanyang paghahari ay paghahari ng pag-ibig. Kung mayroong pag-ibig, ibig sabihin dito, mayroong kabukasan sa puso. May habag, may awa, may pagtanggap, may katarungan, may paggalang sa kapwa. Kaya dito po natin makita ang tunay na kahulugan ng agape. Ang agape ay tunay, dalisay, at banal na pag-ibig. At kung ito ay sinasabuhay ng bawat tao, lalo na yung may mga pamilya, kayo na mga magulang, mahalin ninyo ng tunay ang inyong mga anak. At ang inyong mga anak ay binigyan nyo ng dekalidad na panahon at dekalidad na pagkinig. Kasi kung minsan, okay lang, may panahon kayo, pero pagkinig. At ang pagkinig, hindi lang pagkinig sa mga nasasabi. Kung minsan, kailangan pa na pakinggan ang hindi masasabi sapagkat napakabigat. At dahil napakabigat, hindi nasasabihin ng mga magulang dahil sa kanilang takot o kaya sa hiya sa kanilang mga magulang. At dahil dito, hindi napakinggan kung anong nasa loob ng puso. At dahil dito, mayroong tinatawag na generation gap. Gap ng magulang at ng mga anak. Kung minsan, ito rin ang dapat nating tingnan sa mga trabaho. Na kung minsan mayroong gap sa mga namumuno sa trabaho, o dili kaya sa mga
sa mga empleyado versus yung employer, o dili kaya sa kapitalista versus yung labor, o dili kaya ang mga namumuno sa isang bayan at ang mga tao, o kaya kung saan man tayo pupunta, anuman ang ating ginagawa, kung walang pag-ibig, hindi natin unawain ang ating kapwa. Ngunit kung mayroong pag-ibig, handa kang makinig. At dahil may pag-ibig, ang pagkinig mo ay hindi lang sa mga nasasabi, pagkos yung tinatawag nila ng mga body language, yung ipinapahayag sa mga kilos ng tao, yung ipinapahayag kung ano yung nakikita sa mga mata at labi ng tao na hindi nabibigkas sapagkat napakalalim at napakatindi. Ito yung pagkinig sa puso. Kapag ka ika'y marunong makinig at nakinig sa puso, napakinggan mo ng tunay ang isang tao at dahil dito, ikaw ay tutugon ng may pag-ibig. Kung ika'y tumutugon ng pag-ibig, ang gumagalaw, hindi lang ang iyong puso. Akala natin ang pag-ibig sa puso lang. Ang pag-ibig na agape, pinagalaw natin ang ating puso upang magkaroon ng magandang relasyon. Pinagalaw rin ang ating isipan upang ating tingnan na maalam, maayos at isang masabi nating matalinong paraan ng ating pagresponde sa mga pangailangan ng kapwa. At mayroon ding pagtingin sa kaluluwa at kaibuturan ng tao upang hindi nating tingnan na ang pag-ibig ay isang material, physical, psychological at pangsambayanan na antas. Bagkos mayroong antas na espiritual, kasi agape ay banal na pag-ibig. At dahil banal na pag-ibig, tama ay sinabi ng Panginoon na ang manatili sa Kanya ay sumunod sa Kanyang kautusan. At dahil dito, ang kanilang pag-ibig ay magdala ng kagalakan. Ang kagalakan ay hindi kulang lubos. Dahil ang kagalakan ay siyang kagalakan na naiimbing sa kagalakan ng langit. Sapagkat ang pinakaugnayan ng tao at pinakasentro ng lahat ay ang Diyos na ang umiiral ay ang pag-ibig na banal o agape. Naway sa buhay natin, isabuhay natin ang banal na pagmamahalan at pag-ibigan upang makikita na tayo ay imahin at larawan ng Diyos sapagkat nabuhay tayo sa pag-ibig. At lahat ng ating ginagawa ay may pag-ibig. At lahat ng ating pagtingin ay mayroong pagtingin sa pag-ibig. Sapagkat kung tayo ay gumagalaw ng may pag-ibig, hindi tayo ang gumagalaw. Diyos ang gumagalaw sa atin. Ayon pa sa unang sulat ni San Juan, Kapitulo 4, versikulo 7 sumusunod. Magmahalan kayo mga kapatid sapagkat kung kayo nagmamahal ay nariyan ang Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ulitin ko po, ang Diyos ay pag-ibig. At dahil pag-ibig pala ang Diyos, kung ang lahat ng ating ginagawa ay may pagmamahal o may pag-ibig, tayo ay nasa tamang landas. Tayo sana ay magkaroon ng buo na pamilya at ang tawag doon, manatili, maging buo. Dahil ang pag-ibig ay banal. Ang pag-ibig ay may pagrespeto. Ang pag-ibig na may habag. Ang pag-ibig na may awa. Ang pag-ibig na may pagtanggap. Ang may pag-ibig na siyang kabukasan at pagkinig upang maging buo ang kagalakan ng bawat tao sa ating pamilya o tahanan, sa ating sambayanan at kung saan man, dahil ang nanatili ay ang pag-ibig na turo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos.